Pwede na itong interview si Kapitan? Pila na, more or less, pila na ka mga tao di Aron? Lagot tayo kay DGNR. Talaga, lagot ka talaga. Saan si ano? Kasama mo? Pumunta na ang land. Pumunta na ang land? Pumunta na ang land. Ha? Good morning, kita. Ito! Hindi ako nakita. Hindi. Ano? Saan ang pumunta? Dito sa park. Iba rin to? Oo. Bago. Oh, bago. Tawag lang na farm, ha? Social na, boy? Ha? Social na. Farm na. Farm. Bakit? Bukit? Ito yung phase 4 ko. Phase 1 sa bahay. Phase 2 dun sa kabila. Phase 3 yung bagong araro. Oo. Ito yung phase 4. Dami ibon. Yung agricultural land convert ng subdivision. Ah, ito? Oh, di ba? No, no land conversion, di ba? As on as irrigated. Oh, irrigated yan, oh. No. Tapos ngayon ko convert into residential. So, paano gagawin dyan? Binili na? Binili na. Okay. Mawawala na yung ano, pang agri, ano, saka. Noon, umabot ito ng yung subdivision dyan ngayon. Mga almost 20 hectares na yan. Palayan niya noon. Ngayon, wala na. Liblib ba? Peaceful ito, boy. Dito? Dito. Dito nabili mo na? Hindi. Renta lang. Ah, nagre-rent ka? So, mag-YouTube tayo, ah. So, nandito tayo ngayon sa palayan ni FM. May ganun. Ito, fish pan. Sino sila? Ayun, natatrabaho. Sa'yo? Boss, good evening! Ano ginagawa nila? Ito, ginagawa nila pali para fish pan. Ah? Ah, gagawin din fish pan? Oo. Ito yung irrigation. Ah, okay. Tapos, ano? Puros fish pan ka? Ha? Puros fish pan? Kasi mas malaki yung... Kita? Fish pan. Sa bagay. Kasi, ano ito? Actually, ito nga, ganito dito, di ba, hindi gano tutubo yung palay kasi na-ano, shaded siya. So, maliit lang yung ano niyan. Kaya kinonvert ko ng fish pan para mas laki. Ay, dito, anong gagawin dito? Ah, pichay. Ah. Tapos pinataasan mo to? Oo. Dito pumupunta yung pera ko.
Magkano na nagastos mo dito? Ha? Wala ka na? 100? Hindi pa. Hindi pa? Tapos koi din. Mm. Yung maliliit na koi. Oh, lilipat mo dito? Oh. Mm. Mas malaki dito. Kasi bala ko pa rin doon yung fish pond. Saan? Hanggang doon? Oo. Kasi yun yung ano yung irrigation. Diba? Elevated yung irrigation. Oo. Oh. Nagawa lang ako ng pade. Ah, dito? Kasama pa yan? Oo, yun. Yun yung So, hanggang mula doon, hanggang dito, sa'yo? Oo, ito. Yung sa may hollow block. Mali nag-square to. Magkano yung renta mo dito? 10,000. A month? Per year. Per year? Ang mura nun. Oh, pero kung palay ang itanim mo dito, hmm, sa isang taon, 2 times ka mag-cropping. Oh. Tapos, maliit lang yung kita mo, di ba? 40 nga, ganyan. 40 sacks or 50 sacks. Di ba? Maliit lang. Kaya yung lupa ito? Nirintahan ko lang. Yung sa mga relatives din natin. Ah. Pero mas malayo na. Pero 10,000 na mula lang yun. Madami ka na pwedeng magawa sa isang taon. Oo. Kaya, ano, ginawa ka itong fish pan. Para pang ano. Sarinta. Paparenta? Sarinta ba? Para ito yung tubo sarinta. Oo. Gusto naman yung gagawin mo for ano? Good job. Ganito yung gusto ko rin gawin doon sa ano eh. Kaya gusto ko tandalin sa Palawan. Eh, June. Last June naman. Kasi hindi rin ako makapunta ng Palawan last June kasi. December ha? I-check ko yan. Kasi nga, ano mo na yun sa December? Oo. Kahit isang linggo lang, oh. Maghahanap ako ng worker. Ako ang... Kaya lang kasi... Ako ang farm manager. Oo, kasi okay lang. Pero sa selling mo, depende kung may ano, harvest. Wala problema. Ah, sila rin nag-ano. Nice. So, ganun ang tanong lang. Napugas na ka? Wala pa. Ha? May baka? Kaya tayo na to. So, tatam na nila lang. Pipino. Ah, dito? Mm. Malaki. Oh. So, nagsisimula sila magtanim? Hindi pa na, nilagay po nila ng... Paano malalaman? Ah, oo nga, no? Manure ng baka. Paano malalaman na, ano, na pwede siya pangtanihan ng cucumber? Paano malaman? Ina-assess niya yung lupa. Oh, fertile naman ito kasi matagal itong hindi na gamit. Hmm. Kasi, for example, sa Palawan, may lupa doon na hindi hiyang ba for ano vegetables, for ano lang siya, mangga, mga ano di, hindi yan eh, so soil test mo nga eh, so hindi ko pa siya ng soil test eh. Kuha ka lang sample tuloy eh, yung seeds ano yan, patingan. Magkano na grams mo dito? 70? Hindi pa. Hindi pa. Magkano yung projected na kita mo? Wala pa. Ha? Wala pa. Sabi mo kapon yung ano? Ano sabi niya? Ay yung 12? Oo. 200 kilos per day. Oo. Then 60 pesos per kilo. Kasi nagtanong ako sa market. Mm.
60 pesos per kilo yung kuha nila sa Pilipino. Oo. Oh. Pero every day yun. Every day. Sigurado ka na every day may oh, ano? May harvest. May harvest? At the same time, may harvest at nagkukuha. Oo. Oh. Kasi kung may harvest ka lang, kung walang kuha, alin mabubulok lang. Patay. Lugi. Yeah, exactly. Parang pumasok ah. Expert sa pipino. Ah, ikaw yun na yun. Mga pila kilo maharvest na nila? Kadaan lang. Kinikinakuha. Anong mga 200 ano? 200 kilos per day. Kadaan lang, ano? Oh, kadaan lang. Per day? Sa per day. Pilimero. First harvest. Kuan, gin mo sa lang sa tagus kadlaw. Every other day. Mm-hmm. Sa first harvest mo. First week na sa nung sa? Mm. First week. Every other day yung harvest mo. Mm-hmm. Pag magpo-fall na siya, every day ka na mag-harvest. Kasi kung hindi mo harvest in every day, maabutan ka lang. Saan ang tawag ba yan? Nang? Tumanda yun. Ah, maano? Tigas. Hmm. Tumanda. Ma... Hindi ko alam yung term. So, may mga tanim na yan dyan? Wala pa. Wala pa. Karoon ka magpugas mo? Ha? Karoon ka magpugas, ane? Karoon, ma... Saan ko na kunin mo pugas ko? Anak-anak muna ako. Oo, oh, talaga yun o. Yan yung video. Hindi. Oo, may video. Hindi ko po sa YouTube. Saan mo kayong taig? Baka o niya. Para ano? Fertile? Oo. Fertilize? Oo. Oh. Para saan ito? Gapangan. Ah, dyan, vine ba siya? Vine? Oo, oh, vine. Pero diba... So, yung tanim niya, kukunin niyo. So, yung harvest niya, hindi agad-agad nauubos yung ano. Kasi every leaves niyan may bunga. Ah, hindi nga pala siya root crop. No? May ano siya, parang kampalaya. Oo, parang kampalaya. Mas ako yung pamatay sa...